back to my YouTube channel. Ako nga pala si Maydelantar. At ngayon po ay mag-DIY tayo ng hair rebanding sa aking pamangkin. Ito po yung bago po siya ma-reband before muna. Napakabuhaghag po ng kanyang buhok. Napaka-dry. Yan. Yan na po. Nilaplayan ko na po yung kanyang buhok ng step 1. Nilagyan ko na po siya ng gamot. Kailangan po 2 to 3 inches po, wag nyo iano sa anet para po hindi mas mapaso yung pinaka-anet, hindi magkaroon ng sugat at hindi magkaroon ng irritable pa. Hindi siya mga kate. Pero dahil sobrang dry na dry yung buhok ng aking pamangkin, kailangan ayusin yung iano natin, massage sa kanyang buhok para pumasok po yung gamot. Ayan, dahan-dahan. At yung buhok po ng pamangkin ko po ay virgin hair, kaya sana umepekto yung gamot sa kanyang buhok. Mahabang-habang process po kasi sobrang haba po ng buhok ng pamangkin ko at makapal at kulot. Yan, si kulot siyan. Dahil matagal na po niyang hiling na ma-reband ko siya. Yan. Your wish is my command. Ay pala, your wish is your command pala. Yan. Sobrang haba. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin YouTube channel, pakisubscribe na lang po. Maydelantar po. Maraming salamat. Ayan. Ano pa lang po yan? Step 1 pa lang po ng pagpapariband. Una po ay nilagay po. Una po, niriband ko muna siya. Ayan. Step 1 yung gamot. Tapos, ayan, babad po natin siya. Mga 10 to 30 minutes. Depende po kung ititesting mo yun yung baho ko. Kung may epekto na yung gamot sa buhok, yan, pwede na siya banlawan. Pag hindi pa rin po, extend ulit po kayo ng ilang minuto. Yan, babad muna natin siya ng 10 to 30 minutes. Tapos, tapos nyan, babanlawan po natin siya. Yan. Tatanggalin muna natin yung mga tubig-tubig sa kanyang buhok. Yan. Bunasan ng tuwalya. Sobrang kapal kasi po, kaya hirap talaga anuhin yung buhok niya. Mahaba pa. Yan. Punas-punasan muna po natin ang tuwalya, ang kanyang buhok, para medyo matuyo-tuyo. Huwag muna natin diretso na i-blower. Kasi medyo basa pa, masyado pang basa yung kanyang buhok. Yan. Punasan po na natin ng tuwalya. Tapos, i-blower na po natin ang kanyang buhok. Tapos, bago siya planchahin, ayan, kaya ako. Ayan, i-blower muna natin yung kanyang buhok. Tuwan-tuwa dito yung katabi ko. Tuwan-tawa. Ayan, i-blower muna ng kanyang buhok. Hanggang 100% dry yung kanyang buhok bago natin siya planchahin. Kasi pag pinalancha natin siya na basa ang buhok niya, mayroon po siyang ano na pwedeng umusok yung ano, tapos yung amoy niya malalakap yung masyado maamoy. Kailangan dry na dry. Kailangan may tiyaga ka dyan. Ayan. Yung aking pamangkin na baby, tumatawa siya dahil nanonood siya ng kokomelo. Tuwan-tuwa ang bata. Ayan. Pagtiyagaan natin, blower. Kapag may tiyaga, may plancha. Charot. Cherries. Ayan. Patapos po natin siya i-blower. Ayan. Kailangan planchahin po natin siya ng sobrang nipis sa buhok para po maano po yung gamot pumasok sa kanyang buhok. Yan. Yung pagpa-plancha po ng buhok ay kailangan din nasyagaan. Siguro aabutin ako nito ng 2 oras pagpa-plancha ng kanyang buhok kasi sobrang kapal nga at mahaba. Tsaka sobrang kulot. Ayan, kailangan may tsaga ka talaga sa pagpa-plancha. Tsaka dapat manipis ang pagpa-plancha. Ayan, si Juntis. Nagpa-plancha ng buhok ng kanyang pamangkin. Ayan. Kailangan may tsaga. Kailangan hindi siya makapal pagpa-plancha para ma-absorb yung buhok yung gamot ng pang-rebanding. Kasi pag hindi mo siya maayos sa pagpa-plancha, maaaring hindi siya maganda ang pagkaano. Ayan. Ano mo dito maangawit ka dito pagpa-plancha kasi nga, ba? Diba? Ganito pa lang hirap pala ng trabaho ng mga farmerista. So, ang pinakamahirap dito yung magpa-plancha ka ng buhok.
Lalo na kapag mahaba ang buhok, makapal. Siguro ngawit ang ano mo nito, Kilikili Powers. Dahil ako yung may tiyaga, kailangan. Para naman kay papano ay maging masaya si Pamangkin at hindi makasimangot. Yan, tuwa dito ang katabi ko, si Diana. At habang nagre-record ako ay nakangiti. Ayan. Kailangan talaga manipis na manipis ang pagpaplansya. Patapos niyan, ito na po yung resulta niya. Pagkatapos natin plansyahin, ayan, straight na siya. Pero hindi pa po magtatapos dyan. Pagkatapos natin siya plansyahin, i-apply na po natin yung step number 2 na pang reband. Ayan, i-apply na po natin. Ayan, i-ano lang natin sa i-massage natin sa kanyang buhok. Step number 2 na po yan ng pang-reband. Step number 2 na po siya ng gamot. Yan, papakita ko po sa inyo yung mga gamot na ginamit ko sa buhok ng aking pamangkin. Kailangan po ilagyan natin ng medyo marami yung step number 2 sa buhok para hindi siya mag-dry. Kailangan i-massage natin siya kanyang buhok. Yan. Tsaka kailangan magtiyagaan naman. Habang nilalagyan natin, ayan. Kwento-kwento kami dyan. Habang nilalagyan ko, nakasimangot na. At ngawit na ngawit na katawa kanyang ulo. At yung ang naglalagay naman, hindi masyado nangangawit. Relax lang. Ayan. Gusto niya na matapos ang kanyang paglalagay sa kanyang buhok. Dahil ngawit na daw siya. Pwede na daw humiga at nangangawit daw siya. O, kailangan si Juntes ang mag-a-adjust. Dahil yung nalagyan nangangawit na. Ikaw, Juntes, ay mag-adjust. Ayan, nilalagyan natin yung kanyang buhok ng step number 2. Huwag kakalimutan ni massage. Kung maaari, sabunutan, charot. Nilalagay natin ang maigay sa kanyang buhok. Para hindi maging tinky ang kanyang buhok. At para hindi maging dry ang kanyang buhok. At para hindi bumalik ang kanyang buhok. Matapos yan, pwede mo na sabon sa bunutan, Charisse. Hindi. Massage lang. Huwag naman sa bunutan. Yan. Pag may galit ka, batuk-batukan mo para hindi halata. Charus! Ganyan-ganyan lang. Para hindi halata. Kunwari, diba? Hindi ka galit. Yan. Matapos yung panlawan, tapos i-dryer natin siya, i-blower. Ayan naman, ayan na naman yung pangangawit natin ng ating kilikili. Ayan, nagreklamo na po siya dyan at sakit na ang kanyang ulo. Yan, si Juntes naman, hindi naman masyado masakit ang kanyang balakang. Dahil ako naman nag-a-adjust Yan. Alam nyo, ang pinakamahirap yung magpa-plancha ng buhok. Dahil napakangawit talaga sa kilikili at sa kamay to. Ayan. Kunwari, hindi natin sinasabunutan, hilahila yung buhok para hindi halata. Yan. Naniinis na ako at gustong-gusto niya nang humiga. Ayan, kanyang buhok. Sobrang kapal. Tapos, paplantsahin na naman. Ayan. O, diba? Nakaready ako niyan. Alam niyo guys, nagsimula ako mag-reband sa kanya alas 12 ng hapon at tapos kami guys ng alas 8 ng gabi. Ganun katagal magplantsa ako ng buhok niya. Sana lang ingatan niya ang kanyang buhok at maging happy lang sana siya. At sana wag muna magbo-boyfriend. Para pagkariban ng buhok ay magka-boyfriend ha. Ayusin, ayan. Yan na po yung finished product namin. DIY home rebonding. Yan. Ganda daw ng buhok niya. Oh, pwede na raw mag-shoota. Hoy. Bawal pa, Inday. Yan. Ganda ng buhok niya para na si Diana. Pinapaganda ko lang buhok mo, Inday. Hindi ko sinabi mag-boyfriend ka, Day, ha? Hindi ko yung bata pa. Okay, guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.